Hello guys, good morning mga kakogi. Another day, another blessing na naman mga kakogi. Guys, another farm visit na naman ang gagawin natin ngayon. Andito tayo sa Barangay Kabangahan, Cebu City mga kakogi. Pupuntahan natin, bibisitahin natin ang GMP Backyard. Yan, kay Boss Marlon Girona. Yan guys mga kakogi. Guys, ako lang again mag-isa ngayon kasi sila Sir Stephen at saka si Antit busy. Busy sila ngayon guys kasi naghahanda na rin sila para sa aming gagawing trip to Luzon. So guys, antabayanan nyo ang buong episode na ito. Another backyard ang ating bibisitahin ngayon. Ito yung daanan. Ito yung Barangay Road ng Barangay Kabangahan. Doon sa itaas mga kakugi, nandoon yung basketball court nila. Dumaan tayo sa kanilang school, Kabangahan Elementary School. At saka nadaanan din natin yung bahay ni Tatay Boy Makasero mga kakugi. Malapit lang dito yung kay Tatay Boy Makasero. And galing doon mga kakugi, paglingon natin sa left, yan na ang makikita natin, ang backyard ni Boss Marlon Girona. So yun mga kakugi, yan. So daanan yan, diritso na yan guys papuntang Mandawi City or Consolacion. Pasok tayo dito ngayon. Yan, tingnan nyo guys, oh. Dati daw nilagyan ng mga manok to dati, pero may nangyari kasi guys, sabi ni Boss Marlon, nagkaroon ng nakawan ng manok. 20 heads ang nanakaw daw. Kaya ang inoccupy nila ngayon for the meantime doon sa itaas. Tingnan guys, oh. Galing sa karsada, ito agad mabubungad natin. Yun, nandoon si Boss Marlon. Boss! Good morning! Yun, doon sa Boss Marlon guys. May buntag boss. Hi! May buntag. May buntag. Guys, si Boss Marlon. Inyo uning balay dari boss? Oo, amog dyan siya dari. Oo, yun. Guys, si Boss Marlon pala mga kakugi, matagal lang subscriber natin sa Kakugi TV. Tapos, ito, nasira yung cellphone niya. Nung magpalit siya ng cellphone, nakalimutan na yung password. Kaya nagbago na yung ano account niya. Tapos ngari si Moha boss, matagal ka na nagmamanok din eh boss? Matagal na sir, mga almost 20 years siguro. Almost 20 years? Kasi nung pumunta ako kay Olin, pag hindi ko nakita to dito. Wala, kasi yung pwesto na to sa kanila pa to noon, inarkilahan. Tapos pag lumipat na sila, ako yung sumusunod. Ah, ikaw yung sumunod. Yun pala guys, nung palang bumisita tayo kay Olin Makasero, hindi natin napansin to dito. Kasi baka that time nakafocus na tayo kay Olin, baka hindi ako nakalingon dito mga kakugi. So matagal na pala to. Matagal na si boss nagmamanok. Tapos anong taon yun boss nung dito ka na? Mga around 2002 or 2003. Oh, sus, tagal-tagal. Mga 20 years na pala gid, no? So yun pala. Boss, ano yung mga ano mo dito, mga linyada na nandito ngayon? Meron akong roundhead, Gilmore, sweater. Sweater. Oh, yellow legged hats, black, kunting black. Mm-hmm. Unahin natin boss, yung ano mo, yung Gilmore mo, saan galing yan? Kay ano, idol natin sa kay Gian Capacity sa kay Gian. Candy Game Farm. Oo, tama, shout out boss Gian. Saka halos lahat ng mga manok mo dito boss galing kay Gian. Oo, yung bago kay Gian, tapos may kinuha kong isa last year kay Sir John Holmes. Ah, kasi boss John Holmes. O yung ano niya, Larry Romero Possum Sweater. Eh, hey, yun. Possum Sweater naman kay ano, Larry Romero. Yung mga old lines natin galing kay Boy Mac. Ayun, idol din natin. Boy Mac. Oh, Boy Mac. Boy Mac Asero, no?
si Tatay Boy. Oh, yun. Dito kasi sa amin, guys, sa Cebu, bihira lang ang hindi nakakilala kay Tatay Boy na kasero. Kasi bitirano na dyan na manok, no? Oh. Bitirano talaga, guys, sa pagmamanok. Elementary pa ako, classmate kami ng anak niya, si Archie. Talagang nagmamanok na yan. Hanggang ngayon, talagang ang manok nandyan pa rin, no? Nandyan pa rin yung mga yung signature nila, yung kanawayon. Kanawayon, oo. Kanawayon. Tapos ang nagmamanage na ngayon, si Olin. Si Olin. Olin. Yung dito, boss, yung mga manok mo dito, mayroong mga for sharing ka? Oo. Nagbibenta ka rin? Nagbibenta po. Yun. Hira lang tayo malaman. Mayroon tayong iti-testing sa ano, yung mga late mo natin sa para sa sinulog sa ano, Tero. Tero? Oo. Gaano kalaki itong area na in-occupy mo, boss? Mga 1,500 lang. 1,500? Oh, pero may range area tayo doon sa bukid. Oo, oh, sa Tagubi. Mm. Mm. So tingnan nyo, guys. Basta maayos lang talaga pagka, ano, no? Pagka-arrange, no? Hindi ka mag-ano ba na 1,500 lang ang area kalaki. Nako. Yung sa kabila, boss, yung nandun, pwede mo rin gamitin yun. Pwede rin gagamitin yan pag ano, puno na dito. Mm-hmm. Lilinisan, tapos lagyan ng anong manok. Ang may-ari nung kapatid, no? Kapatid ko po. So, walang problema. Lagyan lang ng magandang surveillance para security. No? Ang magandang ilagay doon, boss, no? Bilja na aso, katulad kay Jojo Saso. Mayroon ako. Mayroon na? Oh. Ayun! May ibot lang sa gate. Yeah, ganun. So, ilan mga naka-coordinate nito, boss? Ito, yung tite ko is 43, pero... 43? Nabawasan na. Siguro mga 30 plus lang siguro to. 30 plus tapos oh. may mag-harvesting ka pa ngayon? Wala na. Wala na po. Nabenta na yung iba yung nauna. Nauna. Itong nandito ngayon ng mga 40 plus, may mga for sharing pa dito. Kunti na lang, sir, kasi yung 10 doon may-ari na, tapos yung ito din medyo may-ari na, mga 6 or 5 lang siguro para ayun. Pang hakpait-hakpait na lang. Pero nagbi-breed ka na para early bird. Andun sa likod. Ayun. Tsaka, guys, imbitahin na lang natin si Boss Marlon para sa February 15 pa-derby sa Kakugi event. Ilang ano, pwede stag, sir? Oh, 3 stags, kak-combo. Ah, pwede yun. Dito pala mga Kakugi, sa area ni Boss Marlon, maraming nagmamanok. Halos lahat ng mga kapitbahay dito, mga relatives ni Boss Marlon, nagmamanok, boss, no? Diyan sa kabila. Oh, yung mga brother-in-law ko, lahat ng manok. Mga in-laws niya. Mga mahilig sa manok. Mm-hmm. Baka mamaya, guys, pasyal-pasyal tayo doon habang nagkikintuhan. Di ba, boss? Pwede. Mm-hmm. Pero unahin natin muna, guys, itong mga manok ni Boss Marlon. Alam niyo, mga Kakugi, yung mga nasa ibang lugar, kung sa pagmamanok lang ang pag-uusapan, hindi natin akalain na may mga area na ganito, na mga small time lang ba, katulad namin, small time. Kasi kadalasan, mga Kakugi, pagmanok ang pag-uusapan, laging nasa isip natin yung mga big farms, no? Yung mga malalaking farm. Hindi nakalimutan natin na mas marami pala yung mga small time. O, tingnan nyo ngayon dito, mga Kakugi. Dito, kung hindi mo kakilala si boss, no? Diretso-diretso lang tayo dito. Hindi natin hindi ka makalingon talaga kasi pag andaan mo doon, walang karatula na malaki na nakasulat doon, no? GPM, hindi pala GMP, mali pala yung GMP. Feeds pala yon ng Thunderbird. GPM. So wala nakasulat diyan na GPM Game Farm. Game Farm, di ba? So talagang daan-daan ka lang. Pero pag makilala mo na, guys, nandito pala si Marlon. Dami pa lang mga manok na magaganda dito, mga Kakugi. Tsaka hindi lang siya breeder, lumalaban din. Di ba, boss? Lumalaban minsan. Yun. Ang ano lang, guys, nagiging libangan na ni boss ngayon ang pagmamanok. Tsaka sa sugal, hindi masyado. Boss, itong pagmamanok, boss, kahit papano, kumikita ka ba dito, boss? Kumikita po. Kumikita yung pagmamanok. Basta, ano, yung paraan mo, okay lang yung paraan mo, mayroon kang mga idea ba? Mm-mm. Para makasave yung mga
nasasakit na mga sisyo, papatayin mo na lang para brutal na lang talaga. Hindi na matakot-takot. Hindi na ano sa hawa sa gastos, iba. Tsaka lalaki pa yung gasto. Lalaki pa kasi bibili ka pa ng ano, mga antibiotic. Tama, tama. Dito boss, sa isang taon, mga ilang piraso kaya ang napoproduce mo? Last year, konti lang kasi yung iba, tinamaan ng sakit. Tapos, kinakain pa yun ng aso, pusa. Nako, yun ang problema. Siguro lang. Ngayon, aso, pusang gala. Sisikapin natin na ano, makaproduce sa'yo ng marami-rami. Tsaka, last year ba yung pumanaw yung parents po, boss? Opo. Last year? Opo. Ano, 2021? 21? Oo. Yun. Tsaka ito, mga kakugi, umpisa na naman si boss. Umpisa na po. Ngayon, boss, mga ilang mga materials ang ano mo ngayon, binibreed mo ngayon? Yung babae sa ngayon, nagdulugon pa yung iba, mga 20 pa yung magagamit. 20 heads, oo. 20 heads. Tapos yung lalaki, apat pa lang. Yung dalawa doon, naglulugon pa. Mm-mm. So more or less, mga anim na kalalapana? Oo, oh, anim po. Na lalaki? Baby, next month pwede na yun. Oo, yun. Yung so, dalawa. So, pang national tsaka local na yan? Oo. So may target ka, boss, every year kung ilang sisyo ang ipoproduce mo? Or ilang stags ang ipoproduce mo? Mga ano, 100 lang. Mga 100 yung kasya lang po sa ano, sa area. Budget, oo. Oh. Pero yung sa tag-ubi mo, malaki-laki rin yung ano mo doon? Ranging area mo doon? Range lang, maliit lang. Ah, maliit lang. Oo. Oh, tama. Kasi paunti-unti lang ba, no? Kunti-kunti lang. Tama tong ginagawa ni ano guys, ni Boss Marlon. Unang-una, mga kakugi, yung area niya, hindi naman hektarya-hektarya. 1,000 lang mahigit. Kasi kadalasan kasi mga kakugi, pag nagmamanok tayo, lalong-lalo na na-overwhelm tayo guys pag marunong na tayong magpa-pisa, no? Marunong na tayong mag-breeding. Parang ano na eh, parang manibago ka ba? Na ako kasi madali lang magparami ng mga sisyo, mga kakugi. Yun nga, madali lang. Pero ang yung problema, gastos. May termino kami dito guys, kami ni Antit. Kuyapan magiwa kuyapis ipalit lang. Pero kaming ganyan na ano ba, nahimatay. Kaya lang po. Yun, tama. Hindi mag-breeding ng ano sobra kasi maapektuhan yung tama, health. Yung health. Ganun. Tingnan nyo guys. Asa, magandang information nito mga kakugi ha. Pag maliit lang ang area natin, huwag kang maglagay ng maraming mga manok. Kasi ang mangyayari niyan, magkakasakit yan kasi congested sila mga kakugi. At saka from time to time, dapat mag-disinfect tayo sa ating mga lugar, sa mga area natin. Now, pag pinaparami natin yan, lalo-lalo na boss, sunod-sunod. No? So, kailan ka pa mag-disinfect? Kawawa yung nasahulihan. Di ba? So yun, tama yun boss. Mayroon siyang target na 100 stags every year. Siguro sa 100, siguro mga 20-30 dyan gagamitin ni boss. Personal, di ba boss? All the rest, ibibenta. Benta na, para makaroll ba? Makaroll. Makabili ng bagong materials na naman. Oh. Di ba boss? Taon-taon tayo nabibili. Yun! Dalawang linyada. Mm-mm. Wala kang balak magbili ng mga imported? Okay naman yung imported, sir, pero anak sa imported, mga F1. Oo, may nakuha ko kay June Holmes. Galing daw kay ano, Larry Romero. Larry Romero, oo, tama, maganda yung mga manok niya, no? June Holmes. Ito, may ano na siya, may liwat na siya dito, nga, mga Raptor. Oo, hindi, Raptor, Pusom. Ah, Pusom, I mean, Pusom, Larry Romero, Pusom. Tama. May lahi na siya dito na Pusom. At saka, mga kakugi, yung mga manok ni ano ni sa Capacity Brothers, yung Candy Game Farm. Gian, okay, Gian Capacity. Magagaling din, maganda din mga manok nun. In fact, endorser sila ng ano eh, Thunderbird. LDI. At saka, Thunderbird, LDI. LDI. Regional endorser. Endorser sila ng LDI, mga kakugi. Kasi, malaking sumasali yun pag may event ang LDI. At saka, top producing yun kasi maraming nagano bumibili sa kanila. At saka ang laki ng farm nila mga kakugi, libo-libo yung manok na ma-produce in a year. Dalawa yung farm nila eh. May mulaw,
at saka sa Paril. Paril. Yun. So yun guys. Dito kay boss, sa ngayon boss, mga ilan pa lang ang ano natin, pwedeng ma-share natin, mga lima na lang, yung sabi mo? Konti na lang, siguro panggamit-gamit na lang. Oh, panggamit na lang. Aabangan na lang natin. Abangan na lang natin next year kung ano yung mga ano guys, yung mga liwat. sana healthy. Oo. At saka mga kakugi, ano muna tayo? Ikot-ikot muna tayo dito. Titingnan natin yung area at saka yung mga manok ni boss. Okay, samahan niyo ako mga kakugi. Deko sa akong mga amigo nga mga sabongero, labi na ni Sir Emilio Mendoza diha sa Urmok. Idol kayo niya si ano Sir Alpod. Yun. Followers kayo. Shout out po si Mel. Mayong buntag diha sir. Ito guys, ito yung pure na Gilmore from Candy Game Fan, Capacity Brothers. Pila ka bayi gipadaan ni Manny Ron boss? Lima ka bayi. Lima ka babae. Oh. Lima ka inahin. Nagpa-pure ka ni boss? Oh, nagpa-pure ko yung babae na nakuha ko din sa kanila. Kapatid, hindi magkapatid. Same bloodline sila pero iba yung marking. Ibang marking. Pwede. Pwede yun. Ganda guys. Ganda talaga mga manok ni Gian. Guys, one of these days, kausapin natin si Boss Gian. Baka makabalik tayo doon sa ano, Candy Game Farm. Kasi dati, last time, nung magpunta tayo doon mga kugi, hindi sila nakaano eh. Hindi na kami... Pagpunta ko doon, busy sila masyado. Yung mga tauhan lang yan na humarap sa amin. Hopefully by this time, pag ma-schedule natin si Boss Gian, nandyan sila para masagot lahat ng mga tanong natin. Wala anak ni Boss Marlon guys. Oh, Boss, asa Boss? Tara sa. Oy. Kansa, kanang greet sa greet. Ay, may buntag sa tanang kakugi. Ka tanang kakugi subscriber. Gaper ni Madre. Morning ang ito yung golden boy no ni ano? Sir Gian. Gian, brood stag ngayon niya. Ah, bull stag ani. Stag pa. Stag pa rin. February bull. Ilan ang inahin dinala nito ngayon, boss?
Apat. Apat? Oo, oh, apat. May nagpapuro ka rin ng Golden Boy? Meron din. Oo. Oh. Yun. Golden Boy din yun. So, ito yung papuro sa Golden Boy. Galing din kay Candy to, boss, oh? Kay galing Gian? Galing din kay ano, Gian, Candy Game Park. Yan, Golden Boy. Another brood stag. Anong bloodline ito, boss? Yellow-legged hatch. Yellow-legged hatch. Galing din kay, no, Capacity Brothers. Candy Game Farm. Ilang inahin ang ginala nito ngayon, boss? Tatlo. Tatlo? Nagpapuro ka rin ng yellow-legged. Wala pa, sir, kasi walang kapa, ano, walang pair na kami, oh, nakuha doon, lalaki lang. So, gicross mo yan sa ano? Roundhead sweater na babae. Ah, roundhead sweater na babae. So, at least, tataas yung, ano, ang yellow-legged. Kasi yung sweater, may ano na yan. Galing sa yellow-legged hats. Oh, may yellow-legged na yan. Tama. Dito kay Boss Marlon, ngayon, wala muna tayong makikita ng maraming mga for sharing. Kasi ongoing ang yung, ano na, yung breeding. Hopefully, by next year, yan, pagbalik natin dito, boss. Baka balik kami dito, balik ako dito, boss. Ato na po i-vlog ang mga pwede. Mga production ninyo na produce. Yan. Sana ano, healthy sila. Tama. Magdepende na sa magdala, boss. Mm. Regarding health sa manok. Boss Dro. Wala klase? Wala na. Mana? Bekat pa. Ya balik unya. Balik din siya dito. Unsa kursi makuha? Kon HRM. HRM. Kon dato? GRM. Game Farm Management. GFM. Yun. Happy tag update. Layo pa. First year pa. Shift 1. Marine niya. Receive siya og HRM. Sus kung nagmarine. Patay. Problema, chief engineer barko dagadag ko ag farm sa mga seaman ron eh. No? Porting sakay sir, may problema ang tag. Porting pasakay, daganag yung pasakay. Dingalig na kauya boss, manang diganahan mo sakay na. Daghan mong babae sa kuwan sir. Itara mo. Lang, mo lang. Bro, dito sa manukan sa papa ni mo, ano ba ang ina-handle mo dito? Ah, ako mo'y nag-supervise, kanang nag-tanaw sa mga like nagtanog na ba yung mga sakit na tinitingnan kung okay ba ang katawan nila. Mm-hmm. So mostly nag roam around talaga ako sa lugar nila. Mm-hmm. Sa conditioning ikaw rin? Ako rin. Kasama ka rin gapping. Sa nagkikondisyon? Conditioning at gapping. Sa gapping. Mm-hmm. Dito sa inyo, Boss Dro, kiyo ng papa mo, nagbebenta ba kayo ng mga day old? Hindi ako nagpe-prefer sir kasi anong iniiwasan ko baka madiskrasya. Tsaka, hindi po na ito maklaro no, kung maayo mag quality manok ang pag-CCU pa no? Usually, pag nagbebenta kayo dito, mga anong edad? 5 months. Mga 5 months? 3 months up. Yun, tama-tama yun. Kasi makikita yun na kung may balingay ba, may kimpi ba, no? Actually, sir, kanang ako ningi buhat kay para ang uban nga hindi maka-afford ng mas mahal na materialis is mabigyan natin. Tama. At least the young age, mura para ang presyo, diba? Mas mura pa sila. Mas mababa konti. Oo. Kaysa nakakord na, ready to use na, mahal naman ng presyo, no? Pabor na sa kanila. Galing! Nakakuha tayo ng magagandang materialis at nabigay natin sa kanila ng lower. Mas mababang presyo. Isa sa mga subscriber natin, nandito. Si pangano mo, boss? Romdil Pakanya, sir. Romdil Pakanya? Oo. Yun, shout out, boss. Ano pala guys, subscriber na siya sa Kakugi. Yan, imbitahin mo silang lahat na mag-subscribe. Subscribe po kayo sa Kakugi TV po. Yan. Romdil. Romdil, Pakanya. Pakanya. Thank you, boss. Thank you. Yun! Alright. Mga guwapo dito sa mga hunterad do. Sa nga niyo, boss? Si Winnie, WC. Winnie? Sihas? Guys, dito may hinanda panahalian si ano, si Boss Marlon para pagsaluhan ng mga kakugi. Yan. Inihaw na boy ba?
Pasayan. Pasayan. Antet, bawal lang ka anitet. Kay taas kang kolesterol. Bangus na inihaw. Tsaka hanging rice. Yan. Napatalin to ikuan. Giluto nga kanon. Alright. Sige na sir. Kay... Mm. So mga kakugi, habang ano, kakain kami, makisalo na lang kayo mga kakugi. Kain na lang kayo dyan. Let's eat! Kain mga kakugi! Ali, ali! Na, na. Let's eat thing! Hanging rice, puso! Sikat yan guys, ito sa Cebu, marami nito dito sa amin guys. Diyan sa ibang lugar, sa Luzon, hindi ko nakakita ng mga ganito, yung hanging rice. Kuan dong? Saan lang dong? Yun. Uy, kuha ka likod serving spoon dahil. Mag-champion na no? Uy, titboy. Bawal, ano mo titboy? Lami kay titboy oh. Shrimp. Yan. Ito mga kasalo natin yung mga kakugi. Mga kakugi rin. Boss. Oh, pangumusta boss? Kumustahan ang imong mga kuanha? Oy, ako mga kaparintihan sa North. Asa lapit sa North? Sa San Remio. Oy, Bugo. Silingan ta dito. Agnaya. 2 years mo riyan tagiya dere niya. Wala, wala di malintihoy pa. Kamo lang say caretaker kay igsoon naman imo. Oh. Oh, saya namin gusto kuya. Tao dira. Kaya kung bata, dahil airport ba? Hmm. Di guys, mga kogi, tapos na kaming mananghalian. Tamang-tama, pagkatapos naming mananghalian, guys, ito, mahampon na naman. Yan. Uulan na naman ngayon, guys, dito sa amin, sa Cebu. Kaya mga kogi, huwag kayong magtampo sa akin, ha? Pag hindi ako agad nakapag farm visit. Ang panahon kasi dito sa amin guys, talagang timing. Tulad kahapon, ang init. Umaga hanggang alas 2. Pag uwi ko sa bahay, nako, bundak ang uwan, tikusuga. Timing nga lagi, nagmotor ako. Dito ko kahapon kay kila Joker Piñas sa Bagalnga, Compostela. Unsay gamit ninyo nga mga kuan? Mga vitamins sa manok? Vitamin Pro sa Batulcax niya sa LDI yung Multilite. Multilite? Oo, Multilite. Ato din gamit ng bangko, abos ah. Oo, sige sir. Gumagamit din nga ng Multilite. Pero, kumpleto sa bakuna ang imong kuan? Oo, bibigay kami ng mga bakuna. Mm. Hanggang Kuraisa. Hanggang Kuraisa. Okay. Tapos pag ganito, pag umuulan, nagbibigay lang antibiotic. Multilite. Yung Multilite na. Multilite. Antibiotic. Prevention. Tapos antibiotic. Hindi ka gumamit ng mga Bitmin Pro. Oh, Bitmin Pro. Gana. Kasi ang Bitmin Pro, probiotics yan eh. At saka electrolytes. Mm-hmm. Vitamins. Tama. Guys, naitanong ko yun guys kasi sa ganitong panahon dito sa amin, kailangan talaga may protection yung mga alaga natin. Pero once again mga kakugi, hindi kami nagpo-promote ng kahit anong mga produkto sa ngayon. Pero baka naman, baka may maka-recognize kay kakugi, gawin yung ambassador sa produkto nyo. Pwede rin ako guys. Kung saan ako magpunta, dadalhin ko yung... mga produkto nyo. Pero kontrata, usapan tayo. mga kakugi. So importante kasi yan mga kakugi, lalo-lalo sa mga baguhan lang sa pagmamanok. Guys, dito sa kanila si Boss Marlon, talagang matagal na nagmamanok, more than 20 years na. So pag ganito ang panahon mga kakugi, talagang pangdepensa agad kasi mahirap ang curing kaysa prevention. Di ba, boss? Tama nga. Pag tinamaan yung manok mo, malaking gasto yung nabibigay ka ng mga antibiotic kaysa prevention. Mga vitamins lang. Tama. Maganda rito, guys, pag pupunta kayo kina Boss Marlon kasi ikot-ikot ka dito, maraming nagmamanok. Tapos sila tulungan. Doon sa bayaw ni Boss, nandun yung, conditioning.
Sana mapuntahan natin ngayon, pero ito maambon pa. Baka mabasa tong camera natin, wala na, wala nang lain. Boss, unsay imong mahatag mensahe para sa to ang mga baguhan lang o saka nagpaplanong magmanukan, boss? Anong mga inato lang ba? Doon sa mga mahilig sa manok, yung mga baguhan lang, dapat huwag silang magtipid ng manok. Yung tamang materyales, yung pundasyon, at kaya lasang sa ano budget nila. Yun. Para hindi maapektuhan yung mga manok ba, maglaki. Pasabot ni mo, boss, kaning start right dito, no? Oh, mamuhunang dito sa manok. Oh, mora na siya na, ano, na yung gasto, pareha lang. Yung nag-alaga ka ng hindi magandang manok at saka yung pangit manok, pareho lang yung gasto yun. Tama, tama. Iba yung output nila pag ano. Tama yun, mga kakugi. Sa mga baguhan dyan, sabi nga sa iba pa nating na ano, na natanong, start right. Puslan man nga magmanok-manok, kapalit na lang gwapong materialis. Di ba, boss? Tama nga. Huwag kang mag-umpisa sa mga native chicken. Kinilo. Mamuhunan, tapos sabi ni John Holmes, save ka kwarta, tapos ang na-save ni mo, mo ipalit. Niya, from there, hinahinay nakagpadaghan sa imong manok. Kasi pareha lang naman ang gastos, mga kakugi. Ang patuka ng manok, the same lang per kilo. Kung ang kakain, native or yung mga imported, pareha lang. Ha? Nag-diferensya lang man sa puhunan sa mga materialis, mga kakugi. Yun, at saka dito si, ano, si Boss Marlon, hindi man ektarya-ektarya yung lupa niya. 1,000 lang mahigit yung area niya, pero at least kumikita. Di ba, boss? Kumikita ng konti para... Di lang pang mayaman sa... Ano lang, pang kumikita para pang abono sa kaning laog. Para pang roll-roll lang ba? Oo, no. Tapos next year, bili naman bagong material. Bibili naman, ano, pang-upgrade. Bago, para pang-infuse. Pang-infuse. Yun, tama. Ito guys, tumila na yung ulan. So, tuloy tayo dito sa pamamasyal. Yun. Kasama natin si Boss Dro. Punta kami dito sa bayaw sa tiyo niya. Yun. Tingnan nyo guys. Oh. Hoy, dog. Tiglog ha? Ayaw pa sumama manok ha? So, yun guys. Oh. Dito, conditioning area, boss, no? Dito yung mga manok nila, guys, na for conditioning. Dito na ilalagay. Dandahan lang kami dito, guys, kasi madulas. Yan, dami rin mga manok na dito, guys. Yan, no? Yan. Daghan mo rin manok rin, boss, no? Wala pa. Kana mga liwat na sa kuwaga po daan. Yung mga material sa dito. So, ano rin yung pamutang ganan? Ang mga pangkondisyon? Sa ang angkol nga. Kanin sa angkol nga po ni. Handler. Handler siya ni Kinsa? Ni Boss Ramil. Oh. Yung, sa Isla Game Farm. Ah, Isla Game Farm. So, dito yung ano, guys. Roida nila. Dito yung kakondisyon ng manok. Siya, kira, kira. Makan. Kira mo ba? Ah, pasok. Pasok man tayo. Buwan na. Yeah. Jerome Conditioning Camp and Game Farm. Okay ra jud kayo mga kakugi. Pahawks daw, sir. Ah, pang karaming buwan na. Yeah. May sasalihan plus na guys sa November 26 dito sa Hope's Dome sa Lapu-Lapu City. Fiesta kasi ng ano eh, Lapu-Lapu, November 2021 yata. Yun. Ano na pa dito pa guys, oh. Para elimination, bakbakan. Oh, pang bakbakan elimination. May kanuwayon, talisayon. Kaning kanuwayon? Katataybo ini. Unscratch na. No, mga unscratch na, balik usab. Ari, broodcock na, para broodcock na. Ah, broodcock na. Tanaw ni mo, boss, abot ni gatos dire, karon? Overall, good. Apit dito, boss.
Ha, more or less mga 100, no? Ang condition sobra squinta ni. 30 plus. Yun. Safety dito guys kasi yan mga bakod na yan ng mga kapitbahay nila, compound. Tapos dito, so at iman na tong iruwa guys, so. Yun ang guardya nila dito, yung mga ganyan kalaking aso. Boss, walang ahas dito, boss. Paminsan-minsan, sir. Meron din. Oh, dumadaan. Sawah, dagko. Meron ring malaki, sir, ganito. Ganun kalaki? Doon. May mga ahas ganito kalaki, guys. Yung katawan. No? Pag may... Ilalaban. Oh, ilalaban. Punta at pasok dito. Tapos yung may bibili, doon na lang yung bibili. No? Boss, pwede rin kayo mag-ano dito, boss? Boss Drew, for example, ako, mayroon akong manok. Tapos ipapakondisyon ko sa inyo. Pwede. Ano bang usapan, boss? May peruin? I think, oh, peruin plus nagbibigay ng pambili ng pantuta. 500 per head. Per head? 500 per head? Oo. So, yung 500? Good for until ma-fight ng yung manok. Oh, yun. Tapos, pag na-champion? May porsyento. Porsyento, percentage din. Yun. Narinig nyo yun guys. Nako, pag ganyan mga kakugi, at least hindi ka na masyadong pressure pag nagmamano ka kasi lagay mo lang dito. Sila nang magkukondisyon. May peruin, may percentage sharing pag nag-champion. Tsaka mag-allot, ano ka lang, bigay ka lang 500 pesos per head para sa patuka. Tsaka ano pang baka ano pang ilaw, pailaw, sahod sa tao, ano, apis sa tao, sa man. Yun. Jerome Conditioning Camp. So, tingnan nyo guys, oh. Talagang may pera sa pagmamanok. Kasi kahit papano, kumikita sila, di ba? Ito, 30 heads, more or less. Ilang, ano na yan? Pag nanalo, 20 na, di ba? May piruin. Pera din yan. So, yun. Yan ang mga business sa pagmamanok, mga kakugi. Hindi lang puro sugal. May business din, business side. Yan. So, shout out sa lahat ng mga, ano dyan, mga sabong hero. Hindi sabong hero, sabong hero. Yung mga pambili ng bigas, kinukuha sa sabong. Yuko, marami dyan. Shout out sa lahat. Boss, salamat kayo, boss. Ha? Oh, salamat kayo. Ang saras sa'yo maklase ron? Ah, ang hapon. Ah, hapon pa. Yan. So, yun guys. Mga kakugi. Ito, maraming salamat sa pananood ninyo. Boss, salamat kayo, boss. Thank you sa pagbisita. Salamat kayo, boss. Salamat, sir. Guys, another backyard na naman ang nabisita natin, mga kakugi. At saka, ako, may nakita na naman kayong small time na backyard, na farm. Pero ang mga manok, hindi pang small time, may pangalan. So yun mga kakugi, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. Hanggang sa susunod natin ng mga vlogs, mga kakugi. Tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay!